Hi guys, welcome back to my channel. This is your girl Berna back with a new video. Yes, I know it's been a while since I last uploaded a video. Parang ilang months. Months pa lang naman, hindi pa years. So nabisik tayo. Alam niyo na. Tingnan niyo naman yung buhok ko. Ang haba na niya since last upload ko. 'Di ba? So it means sobrang tagal na talaga noon kasi nga you know, college life. Ever since ata na lumipat kami dito, hindi ako nakapag-upload dito. So, I'm going to do a quick room tour. Pagkatapos ko linisin yung kalat ko. Kasi sobrang kalat ng kwarto ko, tingnan. Nakita nyo ba yan? Kakatapos ko lang kasi gumawa ng plates. Kaya ganyan kasi nakakalat. Yes. And kakapasa ko lang. And ngayon, nagusto na tripan ko mag-vlog. Because I miss vlogging and also wala lang, inspired lang ako today and I'm so motivated. So, let's do this. Okay, doon na naman ako nakatingin dito. Let's do this. Ako yung nahihirapan para sa kwarto ko, napakakalat. Oh my god. Anyways, let's go. Wait, for today's video, di ba? Mag-quick room tour ako and also ipapakita ko pala sa inyo yung finished plates ko. Kasi maliit lang na parto ko, so mabilis lang to. And dinagdag ko na rin yung mga finished plates ko for first semester and second semester. And I'm also planning to do a part 2 of this video kung kailan ako mag-type, where I'm going to share my experiences sa pagiging students and also sa mga gusto maging architecture students, mga advices. Based on my experience, oh my god, mga advices na feeling ko, hindi ko rin na-ano sa sarili ko. So, ayun. Pero, I'm sure, makakasurvive kayo kapag ginawa nyo yun. Anyways, let's go. Oh my god, kitang-kita yung mga kasalanan, pagkakamali, pagkakasala sa mukha ko. So anyways, I just finished cleaning this room. So let's do a quick room tour. Quick lang kasi it's small. So first of all, this it's table. So pagpasok niyo, wait lang. Pagpasok niyo kasi kita niyo na lahat. So, we have here my drafting table. And nag-post ako ng unboxing niyan. Dito din sa channel ko. Yes, nag-post ako niyan. And of course, my laptop. Kailangan ko yan. It's because we're online class. Sa online class tayo. And here is my calendar. February. And hindi yan yung lahat ng nagawa ko ngayon February kasi ang dami pa niyan, hindi ko lang nilagay dyan kasi tinaman na ako. So, February, wala pa ako March. Yes, kasi tinatamad pa ako mag-print. And yan, nandyan yung isang floor plan na yan. It's because, gumawa ako ng plate ng elevation yan. Kaya nandyan yan. So, yan, kakatapos ko lang din nun, kahapon. And here sa corner katabi nitong drafting table is my art mats. Yes. My art mat na sobrang gulo and maayos na yan. So sa taas nandiyan yung mga paintbrush, color pencils. Color pencils din nandito. And may makikita kayo diyan. Ito cover ng T-square ko. Hindi pala bagyan ng T-square ko, ito yung T-square ko. 36 inch na T-square. Alam nyo guys, na-win down talaga ako, SKL. Doon sa T-square ko before. Hindi ko in-expect na malaki pala talaga siya nung binili ko siya. Tingnan nyo. Kasi, hanggang dito ko siya. Well, maliit ako eh. Parang yun. Ano lang, SKL lang. So, back to the room tour.
May letter B dyan. Matagal na yan dyan. Nilagay ko lang para may design naman. Aesthetic, you know. Aesthetic. And here, ano to? Phone holder. Kasi required sa amin i-document yung mga paggawa ng plates. So, yan. So, habang dinodocument ko siya, nilalagay ko na rin siya sa TikTok. Para at least may pakinabang, di ba? And sa second floor, so ay, hindi, third floor pala to. Doon sa second floor. Ito kasi yung first floor. Sa second floor, makikita nyo dun yung mga, tawag dito yung papel na to. Papel na pang, ano yan, pang mag-focus ka. Yan. Ayun pang ganun. Basta yun. Basta pag magpe-pencil, ano ko dyan, mga gamit mo graphite, yun yung gagamitin mo. Pang blend. ako yung nahihirapan magsalita. Ewan ko, ba't nahihirapan ako magsalita? So, and here, ito. Yan, kita nyo yan. Yan ay mga highlighters. Yes, ginagamit ko din yan minsan. Minsan ko lang magamit yan kasi hindi naman ako masyado nag-review. Kaya, ayun. And here, ano na to? Palette. So, ito yung mga neutral colors. Yan, neutral. And dito yung colorful. Alam nyo ba, guys? Ito. Ito talaga yung paper cutter talaga to. Eh, nawala yung blade niya. Nasira yung blade niya. So, tignan niyo, wala siyang blade. So, ginawa ko siyang palette para may silbi pa rin siya. Wow! That's the hack. Di may hawakan ka na, tapos may palette ka pa. Oh, saan ka pa, diba? Ayun ako, being resourceful is the key talaga. Para hindi ka masyadong gumastos. And, so, ayun na nga. And makikita mo din dito yung mga water solution ko dun sa watercolor. In short, sausawan ng paintbrush. Yes, sausawan ng paper. And ang hindi mawawalang masking tape. Di book. Kapag architecture student ka, hindi ka pwede mawala ng kahit anong type ng tape. Mapamasking tape, scotch tape, paper tape. And hindi yan pwede mawala kasi it's a necessity. Necessity. And then, so ayun, back to the second floor. I have here my alcohol markers. Yes. Alcohol markers. So, I have here touch 5. Focus ka. Nabili ko yan sa Shopee. Ito yung touch 5 na, ito yung purchase ko sa Shopee na sobrang bilis dumating. As in, for example, in-order ko siya ngayong araw. And nagulat ako, kinabukasan ng umaga, nandito lang sa bahay. Well, dun pa kami sa kabila nakatira nun, pero yun, ang bilis. And after my alcohol markers, I have here my watercolor na nasa tube. Sa mga magtatanong kung binili ko ba yung art mats ko during college na or before pa. Before ko pa siya binili kasi dati mahilig na ako mag-drawing. So, ayun, nagamit ko rin siya sa college eventually. Kaya hindi rin nasayang. Hindi ko naman kasi sure talaga kung mag-architect ako kaya. So, and then ito. Ano to? Sa ano to? Sa lapis. Yung pampasharp. And of course, if you're an architecture student, hindi pwedeng mawala to. Ito. Ay, may tape pa. Nakakaloka. Ako yung naluloka sa mga gamit ko. Diyos ko po. Wait lang. Baka malaglag yung ating camera. So, here is my tape. Ano tape? Oh my gosh! Sunrise ang tatak niya. It's not a tape ha. It's a metro. So, hindi ito pwede mawala sa akin kasi every time na gumagawa ako ng plates, especially floor plan, mga nagtatansya ako ng standard. Ay, hindi. Nagtitingin ako ng mga standard. Just minsan, tinatansya ko. Ganon. Kailangan ko nito ng sukat. You know, for things. Para makita ko kung gano'n talaga siya kalaki. Wala lang. Para ma-visualize ko, mas madali sa akin yun eh. Kaya meron akong ganyan sa kwarto. And after that, yun lang yung gamit ko sa second floor. Ito lang. Ito lang yung gamit ko. So, ibalik na natin kasi magkakalat na naman yan for sure. And let's proceed to the third floor. Yan yung mga gamit ko sa third floor. Different types of
rulers, triangles, and templates. And what do you call this one? I forgot. Oh my god. Oh my god, metric scale. Metric scale. So ito yung ginagamit namin sa mga scale. For example, 1:100. Basta scale. Kung ilang metro siya kapag drinawin nyo. Parang ganun. Ganun. And then, may tissue. Ito, hindi ko alam kung ano to. Lagay ng pambura ko. Ayan. Kailangan ko na madaming pambura kasi alam nyo na, hindi naman tayo perfect. Lahat tayo may kamalian. And here, yan. Protractor. Nandun sa taas yung laman niya. Yan, protractor. And itong rot ring na mechanical, hindi. Technical pens. Ito talaga, mahal to. Grabe. Hindi ko in-expect. Pero kasi matagal nyo na siya magagamit. Kung maingat kayo na nila lang, matagal nyo magagamit tong rot ring na to, na technical pen. Well, in my case, hindi ako pala gamit nito. Binili ko lang siya kasi sabi nung prof ko, maganda daw. Well, maganda naman. Yung ink, maganda. Pero mahal talaga. So, ang laman niya, ang inclusion niya, tatlong technical pens, and then, meron to na mechanical pencil. Ito yung mechanical pencil niya. Ito, gamit na gamit ko talaga to. Kasi kailangan ko to. And, may compass to. Doon din yung compass niya. And, bala ng mechanical pencil eraser. Yan. Yun yung inclusion niya. And, it costs 3,000. Around 3,000. So, ayun. Nung una, namamahalan ako. Mahal talaga sobra. Pero, anong choice natin? Kailangan natin siya. And, nagamit naman. Nagagamit naman. And, pero ako kasi, mas prefer ko, nung na-try ko to, kasi minsan kumakalat. You know, na-try ko to, parang mas prefer ko na ngayon gumamit na lang ng Unipin. Kaso nga lang, may problema ko sa Unipin. Every time na, ito yung Unipin, kung wala kayong idea kung ano yung Unipin and other tech pen. Ito yung art line, ito yung Unipin. Ayan. Mag-focus ka. Ayan. May problema lang ako dito. Kasi minsan, magbura ako na tao, diba? So, kapag nagsusulat ako, tapos naka-pen na siya, minsan nag-fade. Unlike dito, kapag ito yung gamit ko, hindi siya nag-fade. Kahit mag-watercolor, hindi siya mag-fade. Ewan ko, bakit ano meron sa Unipin, ba't siya nag-fade minsan? Minsan lang naman, pero gano'ng kadalas ang minsan? Eme! So, ayun, yun nandito. And then, tissues sa third floor, mga tissue. Watercolor kasi kami ngayon, so kailangan ko ng tissue. And here, triangles. A lot of triangles. Well, ang kailangan ko naman is 30, 60, 45, 45, 90. Ayun. And of course, templates. Dito pwedeng mawala. Templates sa mga floor plan. Para hindi kakainin yung oras nyo sa sukat-sukat. Bumili kayo ng templates. Ayan, dami kong templates kasi, well, kailangan naman siya. And may templates din ako ng letters. Kapag tinamad ka na magsulat, I mean, kapag gusto mo, hindi ko alam. Pili ko nga, mas matagal pa ito minsan kapag ito gamit ko. Ayan, letter ng template. So, ayan yung mga ruler ko. So, let's proceed naman dito sa shelf ko. Let's go, or... So, after there, dito naman, sa shelf ko. So, I have 3 sa baba. 2, 2, and 1. So, umpisa natin sa baba. Dito, wala naman kayo masyado makikita. Puro gamit lang. Ayan. Wala naman masyado dyan. And yan. Ito mga papers, folders, na ginagamit ko minsan. May ID ko pa. Ako, yung lagay ng camera ko. Ayan. And dito, ito, paints. Art mats, mga etcheboreche, yan, mga ilaw-ilaw, o umiilaw pa. Mga fairy lights, things like that, ayan, kung ano-ano, mga stickers. And then, here is my things. Bag, books, notebooks, papers, mga, ayan. And then, sa taas, mga books ko yan. Mga binabasa ko, and ito model ko yun. Tapos ayun din, army bomb. Yes, I'm an army. Zoom ko na lang kasi tinamad ako tumayo. Ayan, mga books lang din. Building code na po.
minsan binabasa ko yan kasi minsan tinatamad ako magbasa. Mga isang page pa lang noon, inaantok na ako. So, ayun. Anyways, let's proceed. I have here my plates and ito yung aiming yuck. Gosh! Na ginamit ko kanina kaya nandyan. And here is my... Ano ang tawag sa'yo, bes? Hindi ko na alam mga tawag. Basta yan, stand ng pang-drawing, pang-paint. And here is a painting. It's not my painting. Pero nandyan lang siya kasi gagamitin ko yung frame. And here is my closet. And sa taas, igaan ko na hindi ko na ipapakita. It's because madumi. Hindi pa ako nag-iimis ng hinigaan ko. Na oras na, wait lang. Baka may klase ako ah. So it's 12:31 pa lang naman. Alas dos pa yung next class ko. Anyways, papakita ko na sa inyo ngayon ang aking plates. Kung gusto niyo lang makita, this is my plates. Mga plates ko for first semester and second semester prelim period. Yun pala kasi yung tapos namin. Kinakabahan ako, baka malaglag yung camera ko. Ayan, huwag ka malalaglag. So, may mga drafting plates ako. Pakita ko sa'yo. Ito yung mga drafting plates. Mga ganito lang sila. Ayan, ganyan. So, boring sila tignan. So, ihiwalay ko muna sila kasi boring yung iba tignan. Ito, drafting. Ayan, ito nga. Nakikita nyo ba? Ayan, drafting. And, HOA, history. Hiwalay-hiwalay ko muna. This is from freehand. Sana nakikita nyo. Freehand yan. Mag-insert na lang din ako ng mga picture kung kaya ko, kung kaya na mag-edit. Mag-insert ako ng mga picture ng mga plates na pinapakita ko. Yes! And this is my entourage plate. So, entourage ko ng trees. Oh my god, bakit ang pangit? Hindi siya nag-focus. Entourage siya ng trees. At entourage siya ng... Alam niyo ba guys? Eto mga to, rush to. Kasi nga, alam niyo na. Mga ano to, mga... Itong plates na to, ng mga entourage na to. Mga nirush ko to eh. Kasi alam niyo yung deadline na. Pero nanonood pa din ako ng K-drama. Pain talaga. Eto, drafting. Anong tawag dito? Orthographic drawing. Ito, nakakalito to, as in, nakakalito mag-orthographic and isometric drawing. Nakakahilo. Pero pag nasanay ka naman, and pag naturo na ayos, madali lang. Ito, yan. Orthographic and isometric. Ihiwalay natin, ihuli natin yung medyo mga cool thing na. Unahin natin yung mga boring. Ito, roof plan, first semester. Elevation, last sem, first semester. Yan, ayun nila magpakita. Ito din, ano to? Floor plan. Floor plan na hindi pina-render. Ayan, hindi render yung floor plan. And blank paper. Ito din, floor plan. Pinagawa sa amin na gateway. Bilisan natin. Para hindi nakaka-boring ito. Ito, ang pangit, di ba? Ang pangit. Pero exam yan. Exam yan. Pero naka 98 ata ako dyan. Kasi parang thumbnail sketch lang naman yung hinihingi. Ito, bahay namin to. Pero ang pangit ng gawa ko kasi freehand. Bawal mag-ruler. Alam nyo ba pag bawal mag-ruler? Pain. Pain yun, pain. Pero kailangan mo matutunan yun. And another drafting plate. Yan, kailangan nyo magganyan-ganyan. Yes. And freehand to, kailangan nyo naman, hindi pantay-pantay, oh. Diba? Kasi freehand niya. And, saan to? Drafting din. Drafting, mga materials naman, construction materials, symbol.
Pinapakita ko sa inyo guys yung mga possible nyo na gawing plates. So kung gusto nyo mag-aral ng maaga, sa mga incoming freshmen dyan, mga gusto mag-artist, kung gusto nyo mag-aral ng maaga, ito na. So magdodrawing kayo ulit ng isometric and orthographic. Then another freehand. Maano kayo guys, ang tawag dito? Matitrain kayo sa freehand. Ito, hindi ko to plate. Drawing ko lang to. Natripan i-draw. Nandito siya, nakasama siya. And then, ito. Ito yung exam. Ang baba ko dito. Ewan ko bakit. Parang, ilan ba ako ito? 89 lang ata ako dito. Well, kasi, tinamad na akong gumawa nito. 89 lang yung grade ko dito. Ayan. Try ko na lang mag-insert ng picture para mas makita niya ng ayos. Natatawa ko sa history nung drawing na yun. Anyways, so dito na tayo sa mga hindi boring. So this is a freehand drawing. Yan. So may reference to. May reference yan. And first time ko nakapag-drawing ng ganyan. Kaya I'm so proud of myself. Tingnan niyo yung car. I'm so proud of the car. Tingnan niyo. So, ayun. First time mo na pag-drawing ng ganito. Using pencil. Using graphite. Kasi, mahina talaga ako sa values. Sa values, shadings, pagdating sa graphite. Sa color kasi ako eh. Color rendering kasi ako medyo may edge. Eto, isa pa to. Hagia Sophia. Though, hindi siya masyadong malinaw yung eto. Ayan. Hindi siya masyadong malinaw. Pero, I'm so proud of this piece of mine. Kahit ni-rush ko to. Parang karamihan ng plate ko rush. Kaya huwag kayong ano. Kasi, you know. Yan. Hagia Sophia. Yan. Tapos, pinadrawing yung section plan, floor plan. Hindi ko alam kung ilang grade ko dito. Hindi na pinosensor yung grade. Hindi, nakita ko na lang lumabas na yung final grade ko sa portal namin. And then, this one, the Parthenon. Yung Parthenon na cut away Parthenon. So, makikita yung loob. Wait lang. Kita nyo ba? So, ayan. Makikita yung loob. Yeah. Ayan. Ang astig nga nito eh. Favorite ko din to na piece. Favorite ko to na gawa ko. Ang tagal ko ginawa nito. 4 days ko to ginawa. Alam nyo kung bakit? Ang ingay ng motor. Wait lang. So, ayan. 4 days ko ginawa. Hindi pala 4 days, a week ko ginawa kasi alam niyo, tinatamad ako. And also, what, hindi siya ano, color pencil siya. Nagsisi ako na gumamit ako ng color pencil. Bakit ako gumamit ng color pencil, hindi ko din alam. Napakatrabaho gumamit ng color pencil, pero worth it naman. Ayun, maganda naman yung kinalabasan. Well, nakakatamad lang talaga pag color pencil, kaya sobrang dalang ko gumamit ng color pencil unless required. Kaya, more on watercolor ako kasi mabilis ang gawa sa watercolor or acrylic. And ito. Ito din, sa freehand. Freehand to. Pero ginamita ko na ruler. Though, wala na. Yama si sir. Ginamita ko na ruler. Konti lang naman. Dito lang. Dito ko lang ginamita ng ruler. Yan. Kasi yung pangit talaga pag hindi ako nag-ruler. Kaya, I'm so sorry, sir. And ito, another freehand. Ang astig nito, first time ko mag-value ng ganito ang ano. Well, hindi pa siya ganun kaganda, pero ang astig lang. Tingnan nyo. Diba? And then, ito na. Nasa second semester na tayo. Ito, may history tong floor, ano na to, concept board na to. Ayan. So, I got a 100 dito. Score na to 100. Alam nyo kung bakit. Hindi dahil maganda siya, charot. Dahil dun sa bubble diagram. And ang astig lang kasi, kinikilig ako yung prof ko dito. Ano, nagulat ako kasi, alam, ginawa ko to the night before the deadline. Kasi ang ginagawa ng prof ko, sa klase siya nag-check. So, pag nakita yun sa'yo, nandiyan ba si Miss Quintana? For attendance, nandiyan ba si Miss Quintana? And then, sabi ko, oh po, tapos biglang dun niya nag-check, magko-comment siya dun, tapos lalagyan niya ng score. And then sabi niya, ano daw, maganda daw, and
na-appreciate niya daw, na nilagyan ko din ng trees yung site. Kasi parang ang requirements doon, parang, yung problem kasi doon, yung lote, may mga trees. And ayaw ipatanggal ng client yung trees. So, kailangan mo mag-design ng house or ng resident doon sa lot with trees. And syempre ako, nilagay ko sa bubble diagram yung trees. And na-appreciate niya daw yun kasi para hindi nakalat-kalat yung designs ko. Parang ganun yung comment niya. And also, nagulat ako kasi tapos na siya mag-check. And ang napupunan niya lagi sa mga klase ko is yung bubble diagram nila. So, tinanong niya, sino yung sinabi ko na very good kasi naglagay ng trees? Sabi ko, ay ako po, gano'n, 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 kinikilig ako. Tapos, ano, tapos sabi niya, oh, it's okay lang, and then it's just fine, baka ipapakita ko sa klase yung gawa mo. So, edi syempre ako naman, sige po, okay lang. So, ayun, pinakita niya, and then, eto pa, hindi siya natapos sa klase namin kasi, ang nangyari sa amin, diba, first semester, nag-iba ng section na nag-enroll ng second semester. Depende kung sino kasabay mo mag-enroll. And yung iba kong kaibigan, napunta sa ARC-1C and ako, na-stay ako sa ARC-1A kasi ang aga kong nag-register, nag-sisi ako doon. Anyways, may kaibigan ako sa ARC-1C. Tapos sabi nila, hala, sabi nila, hala, Berna, pinakita yung gawa mo sa amin. Just ganun. So, edi ako nun, hala, umabot sa section yung gawa. Anyways, kinikilig lang ako. So, ayun. So, ayun yung story na to. Kaya, kinigilig ako dito. So, 100 yung nakuha kong score dito. Ang astig lang. Anyways, kinigilig ako dun sa prof ko. We have this elevation. Ito yung elevation na to. Ayun yung floor plan. Yung pinakita ko nakadikit pa sa inyo. Ito yung elevation. Kita nyo ba? Ayan. Mag-focus ka. Yan yung elevation. And ito yung floor plan. Ipakita ko sa inyo yung floor plan. So, ayun yung floor plan. I-zoom natin. Ayan yung floor plan. And, nakuha ko din doon sa floor plan ko. Naka 100 din ako doon. Kaya favorite ko na yung prof ko ngayon. Kasi wala pa akong ano sa kanya. Wala pa akong plate na hindi 100. Ewan ko lang doon sa huli kong pinasa. And, ito. Meron pa ako dito eh. Ito naman. Floor plan din to. Last sem. Floor plan din yan. Floor plan. And ito yung mga maliliit ko na plates. Ta-da! Ito fresh from the drafting table to. Fresh from the drafting table kasi kakatapos ko lang kagabi. So it's the Abbey Ox Homes. Ayun. Hindi ko alam kung paano basahin yan pero yan. Mag-focus ka. Ayan. Yan siya. Try ko mag-insert ang picture kung kaya. And dito ka. I have here, so puro simbahan. Sabi nga ng nanay ko, ano ba yan? Bakit puro simbahan ginagawa mo? Sabi ko, ay, yan yung pinapagawa sa amin eh. Anyway, so ito, ayan, watercolor din yan, rendering. Sa rendering na subject naman namin to, so kailangan talaga mag-watercolor kasi watercolor kami ngayon sa rendering. And ang pangit ng puno ko dyan, huwag nyo nang pansinin. So ayan. Ayan, watercolor. Ang gastig nga ng mga bricks ko dyan, oh. Nagtanong ako sa kaklase ko, paano niya na-render yung inyo? And, ayun, binigyan nila ako ng tips kasi baguhan lang din ako sa watercolor. Aray, sakit na kami ko. Baguhan lang din ako sa watercolor. So, yun. And here, pinagawa kami nito. Yes, pinag-aaralan namin ng color wheel. Schemes. Ito yung schemes, color schemes, and color wheel. Yan. Iba't ibang pinagamit sa amin, iba't ibang techniques ng watercolor. Kaya ganyan itsura niyan. Merong anong tawag dito? Merong graded, flat wash, and ito yung patong-patong, nakalimutan ko yung tawag. Basta 'yun. So ito different various watercolor techniques. Ayun. Nakalimutan ko talaga yung tawag dito. Basta ito lifting, dry on dry, wet on wet. Gradient, graded, flat wash. Ayan. And itong tatlong simbahan. Isang activity lang to, ah. Isang activity lang to, tatlong simbahan. So, ito, cathedral. So, ayun, na-stop. Hanggang 30 minutes nga lang pala to. So, ito, Manila Cathedral. Ayan. Tingnan nyo. Diba? So, ganda. Charot.
Ewan ko, nagagandahan lang ako sa gawa kong to. Ito na yung pinakamaganda sa mga simbahan na nagawa ko. And this one, San Sebastian Basilica. And this one, Rush. Alam niyo, na-late tong gawa ko na to. Late ko na pasa tong tatlong to. Kasi 11:59 yung pasahan. Nagpasa ko 11:58. So, kasalanan ko naman, of course. Ito, Rush. Kaya ganyan ang pangit. Kakaloka. So, ayun, 11:58 ko na pasa. And ito, Hanging Garden of Babylon, last sem. Ayan. Ito ang kauna-unahang plate ko. Hindi pala to plate, activity. Tsaka ito, ziggurat. Na ni-render. As in, first time ko to, first time. Na gumamit ako ng what? Anong alcohol markers. Ex-watercolor. So, ayan yung nangyari. And then, ito. Ayan, materials. This is tiles. This is stone. Ang astig na ng stone ko. Tignan nyo, realistic, diba? Minema ko lang yan eh. And then, tiles. Mukhang eme yung tiles. And then, steel. Steel. And then, marble. Okay, marble. And then, wood. Wood. And then, bricks. Bricks. And then, glass. Oh my God! Glass ba yan? Mukha bang glass yan? And then, clay roof. So, ayan. Yun lang, yun pa lang yung nagagawa ko ngayon. As of now, yun pa lang yung plates ko. Hindi ko alam kung natabi ko ba yung... Hindi ko na alam kung nasa yung iba, pero yun yung natabi ko. And yung iba ko kasi ginagawa is hindi lang siya talaga puro plates. Ang daming requirements na kitten. Especially sa TOWA. Sa Theory of Architecture. Grabe, meron ako mga model. Ay, models. Papakita ko pala sa inyo yung models ko. Wait lang, kukunin ko. And now, presenting my models. So, first one is this one. Ito yung unang pinagawa sa amin. Hindi ko alam para saan ko. Basta ito sa Theory of Architecture to. So, yan. And then, this one. Dun, 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 dun. This is the gateway. Yung pinakita ko sa inyong floor plan kanina. This is it, the gateway. Ayan, gateway. May isang comment lang dito si Sir. Dito. I-require ko daw dito yung dumadaang truck, which is hindi ko din naisip that time. So, ayan, gateway. Yes, curvy lines. And then, this, anong tawag dito? Waiting shed. Ang alikabok! Waiting shed. Hindi ko din alam. Ganyan design ng waiting shed ko. Ang common ang design niya. Pero, I got 19 over 20 dito, so 95. Ayan. 19 over 20. Ewan ko din. Siguro kasi, ang tinignan kasi dito ni Sir, tinignan niya yung explanation, and medyo maganda naman yung papel ko dyan. Kaya siguro, tinaasan niya ng konti. And then this one, ito talaga, ito yung pinagpuyatan ko ng ilang araw with my mom. So, ito yung floor plan na pinakita ko din sa inyo kanina. My God, nakikita nyo ba yan? Ang alikabok, oh! Kasi nandun siya sa sala, nakatabi siya doon. Ayan. This is my house. Charot. Ang kati! My God! Ang daming alikabok. So, ayan. So, ito yung road. Actually, ito bangin to. Bangin. Tapos, ito yung road. And then, ito yung ramp. Paakyat sa bahay. Parking. And may pool. Yes, my pool and yeah, look like that. Ito yung back. Ito yung rear. Side view and front. So, ayan yung mga, yan yung models. Apat pa lang yung nagagawa ko. First time lang to lahat. Ngayon, second time, wala pa nagpapamodel. And I'm so grateful. Actually, itong model na to, isa lang talaga yung prof ko dyan. Sa TOWA, sa design. Isa lang yung prof ko dyan, kaya ang daming models. Well, ngayon yung prof ko na lang yung sa rendering and sa HOA. So, hindi siya magpapamodel! Anyways, so ayun na nga. Those are my plates. Yun pa lang yung tapos and my models. Yun pa lang yung tapos as of now. And, na-mention ko din nato kanina na I want to do a part of this video where I share my experience, thoughts, and anything regarding architecture, being an architecture student. So, ayun. I hope, ang tawag dito? Ayun yun, gusto ko kasi makita nyo din yung journey ko and gusto ko na may babalikan din ako at times na
nahihirapan ako, ganun, ibabalikan ako na, ay, ito na eh, nandito na ako, kailangan ko ipagpatuloy. Mga ganun thoughts, kaya gusto ko din mag-vlog ng ganito. So, ayun lang muna siguro for this video. And, of course, don't forget to, ang tagal ko hindi sinabi ito, don't forget to subscribe and hit the notification bell for more videos. To be updated, kung mag-post ako, of course. And don't forget to like it. Bye. Thank you. Bye.